sin. So, but of sin, yun mo, pag pinaglilingkaran mo yung kasalanan, wala kang magagawang mabuti. Ganun ba yun? Parang, pero hindi pa rin. Diba sa atin pa lang, sino nagtatrabaho dito ng dalawang trabaho? Pwede kang maglingkod dun sa isa, kaya sabi lang ng Panginoon, yung cannot serve God and Mammon, ibig sabihin niya doon, wala ka time. Kunwari nga, backslidden ka, pero pinaglilingkuran mo. Pero pag naalala mo, nag-repent ka ngayon, ay mali pala to, dapat maglingkod ako sa Diyos. Ngayon, hindi ka na servant ng Mammon, servant ka na ng God. So, again, ito yung tinitake nila sa extreme. Okay? So, mayroong sinabi sa Bible na tao gumagawa ng mabuti. Okay? Wala lang yung totally mabuti na wala nang masama. Okay? Kasi mo yan. Okay. Last, for letter T, Romans 7. Ito naman, no? Alam nyo na Romans 7, di ba? Si Paul yan, okay. Ano sabi dyan sa 19 to 20? For the good that I would do, I do not. Yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. But the evil which I would not, that I do. Yung ayaw kong gawin na masama, ay na ginagawa ko. Now if I do that, I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Nakita mo yan? So pag gumawa daw ako ng masama, hindi na ako yun ang gumawa ng kasalanan. So, yung sabi nila, basically, yung tao nga walang magawang mabuti kasi ang gumagawa sa kanya, hindi siya kundi yung kasalanan. Diba? Parang ganda excuse nito, di ba? Uy, wala akong ginawa masama. Yung kasalanan ang gumawa. Parang wala na nga eh. Excuse na ngayon. Ang challenge ko dito, why is there any mention of men doing good if men can do good? Meron ba sa Bible na gumawa ng mabuti? Parang kanino rin? Marami. So obviously, ang ibig sabihin nito ay? Ha? Ano ibig sabihin nito? Puntating ano to? Passage. Sinong gumagawa sa atin? Ang sinong sinasabi nito? Mga ligtas o hindi ligtas? Ligtas na ba si Paul? Ligtas na si Paul. Ibig sabihin, hindi siya nakagawa ng mabuti? Ganun ba? Yung sinasabi, pag binasa mo yun lang, out of context, yun ang ibig sabihin, tama sila doon. Kaya pag kinuha mo na yung buong context, si Paul ba? Hindi na nakagawa ng mabuti. Siya nga yung the great apostle. Gumagawa siya ng mabuti. Ngayon, ang aral dito, sa passage nito is, yung dual nature nga natin. Mayroon tayong old nature, and then yung the new nature, the new creation. Ang gumagawa ng mabuti, syempre, pag yung spirit, naalala pa yung ating graph, diba? Spirit, the will, nasa gitna. Tinanong mo yung lahat, sabi ng Diyos, gawin mo to, sabi ng iba, hindi natin kaya, ayoko niyan. Sinunod mo ang Diyos. So, sinong umiral? Sino yung nasunod? Yung spirit. At yung will, pinili yung tama. Tanong, makagawa ka ba ng mabuti? Makagawa ka ng mabuti. Ngayon, sinasabi itong hindi ka makagawa ng mabuti, hindi siya makagawa yung body. Yung old nature niya. Parang sinasabi lang niya na ini-emphasize niya na the fact na mayroon siyang old nature, pag pinairal niya yun at pinairal natin yun, hindi natin magagawa yung dapat natin gawin. So nakita niyo, pag na-explain to lahat, madali lang. At hindi ka mag-decide at hindi ka mag-conclude na ang tao ay walang will. Mayroon tayong will. Wala tayong will, huwag na tayong mag-usap. Kasi, Calvinism ito, wala tayong will. Ayoko na rin tayo mag-usap sa'yo. Either sinungaling ka o gusto mong tayuan niya, masyado kang brainwash. Kung gusto mo kayo pag-usap pa sa akin, nung matino, usap tayo nung matino. Huwag mong i-deny yung napaka, yung bagay na napaka-obvious naman sa Bible. Okay? So yung other points, other point, four points, tingnan natin kung mamaya or next week. Let's pray, paano man, salamat at napakalino pa nga sa yung Bible, Lord. At tamang context din po, Lord, to take your word and rightly divide it para maintindihan namin ang talagang pakaulugan sa mga bagay na ito. Malulati-lagi, ang dami ng soul winning, umuulan, visitation ka ng Panginoon. And this is when we pray. Amen. Amen. Amen.